ayan, ang video na to ay about sa 1 week living with a golden retriever. So, kasi kada ina-upload ko si Buddy, ayan, marami natutuwa and marami rin nag-comment at nag-DM sa akin na gusto rin daw nilang magkaroon ng golden retriever, kaya lang yung iba-ibang rason. Pero pinaka nag-caught attention ko doon is limited lang daw kasi yung space nila. But don't worry guys, kasi kami sobrang limited lang din ang space namin. Kahit nasabi mong 2 bedrooms tong condo namin ngayon, very limited lang din yung space. So wala daw problema dyan. As long na meron kayong time, may space sila like sa hallway, may oras lang na maglalaro sila, 15 to 30 minutes a day, and that's okay. So ayan, meron ako 9 items na i-share sa inyo na na-experience namin within 1 week. So, or kung gusto niyo pa ng video about golden retriever, since rookie parents kami ng mga ganitong or ganitong dog na malaki, ganyan. Kasi 'di ba, large breed naman talaga siya. Normally yung mga dalawang aso namin na si Peanut tsaka yung Beagle namin, small lang sila or medium lang sila. Pero ito is different talaga. Sobrang laki. So, kung interested kayo na kumuha rin ng ganitong dog, perfect na video to sa inyo. And kung gusto niyo pa malaman about Buddy sa paglaki niya, i-like niyo lang yung video na to. So first item guys, pag-uusapan natin yung food nila. Ayan, nung kinuha namin si Buddy, may free food yon. And after no, parang 1 kilo din yung bigay sa amin. And then after that, sabi nila, Aussie daw yung maganda. So, una, yung Aussie puppy yung tinry namin. And then, naubusan, sobrang hirap maghanap. Kaya nakita namin tong Aussie na pang baby talaga siya. Like, for 2 months to 10 months. Which is, nakita namin yung difference niya na nakita namin na wala masyadong amoy yung pupo niya. And syempre ang golden retriever talaga guys, so malaki silang bulas or large breed sila, grabe sobrang lakas nilang kumain. kung ano lang siguro talaga, kung hindi mo siya pipigilan, grabe kulang yung isang cup ng food niya. Pero kami, ginagawa namin as per advice din sa vet and yung owner din ng mga golden retrievers sa pinagbira namin, 3 times a week, a half cup lang. Pero kami minsan dinadagdagan namin. Kaya lang yun nga, yung weight niya is sakto lang naman, 6.4. Pero mabigat talaga rin siya sa month niya. Masasabi ko rin na grabe yung appetite nila and ang lakas sila sa gatas. Yung gatas naman, ginagawa namin, dati we na 1 cup namin kada pagkain, which is hindi naman pala dapat. Ang kailangan lang is enough lang na mabasa lang yung food niya at meron lang milk yung kinakain niya. Number 2 guys, sa toys, napakadali nilang maboard sa isang toy. Hindi enough yung isa lang. Sobrang, alam mo yung parang kailangan iba-iba yung mga ginangat-ngat nila, yung mga toys nila. Ginagawa ko nga yung hanger, pinanggagawa ko na. Tsaka give up na rin namin yung isang chinelas ni Hugo para i-bite niya. Kasi wala, nasira na lang din. Nagulat na lang kami na nakuha niya pala yun. Tapos nasira na rin. Pero tinanggal namin yung pang-lock kasi pwede lang i-chew yun. Pero hindi naman siguro nila i-swallow yun. But tinanggal na namin yun kasi baka mamaya hindi natin masabi, di ba? Aksidente pa rin, napakaliit pa naman nun. So, yun, ang dapat sa kanila, hindi dapat sila talaga maboard. At sobrang active nila, napaka-active talaga, ngat-ngat na ngat-ngat. May times ang inangat-ngat din yung mga kamay ko, pero kailangan daw pigilan. And sabi ng mga ibang owner ng mga golden retrievers, kailangan.